Today we're gonna make a coffee jelly. So before we start, hope you like and subscribe this video and click the notification bell for more videos. So today we're gonna make coffee jelly. Our ingredients are gulaman or jelly. We'll also need a coffee, so we were using Nescafe Classic. And we need sugar. We need evaporada and condensed milk. So before we continue, we will also need of water. So in every pack of gulaman, we will need to use 1.5 liters of water. But if you want it more firm, lessen the water. So we will only use 800 ml of water per pack. So guys, yun yung mga gagamitin natin para gumawa ng coffee jelly. So we'll put 800 ml of water per pack. So guys, 4 liters of water linagay namin kasi meron kaming 5 packs. So, ilalagay na namin. So, dapat guys, dahan-dahan lang yung paglagay. Dapat yung tubig, hindi siya mainit. Hindi siya warm or hindi siya hot. Dahan-dahan lang. Habang nilalagay yung powder, dapat? Minimix. Oo, hinahalo. So, wala kaming panghalo. Siyan sila lang yung nakita namin panghalo. So, ilang water lahat ito, anak? 4 liters. Oo, 4 liters lang. Kasi 5 packs yung ginawa namin. So, sabi dun sa pack, 1.5 liters per pack. Kaso, para mas firm siya, kailangan bawasan yung tubig. So, ganun lang. Lalagay mo ulit yung iba. So, guys, papalit kami pag nalagay na namin lahat. So, guys, pagkatapos maglagay ng jelly, ganda na yung itsura niya. So, ang ginawa ni Mami, gumawa siya ng coffee, nilagay niya dito sa may baso, nagyan niya ng unting tubig, ilalagay mo ba dito? Oo. At ilalagay niya na sa jelly. Kasi, here lang yung nabili nating jelly, walang black gulam na nabili. So, kailangan natin ng pangpakulay, tsaka pangpalasa. So, mas better siya. Para yung pati yung jelly, lasang coffee ha. Gagawa tayo ng coffee na jelly. Kaya nga, coffee jelly. Pero bali naman yan sa inyo kung gusto nyo lagyan ng kape o hindi. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Pero kaganda kasi kapag yung black gulaman din siya guys na pwedeng gamitin para mas strong yung hindi. Kaso wala kaming nabili. Yes, and wala nang black gulaman. So, lagay na lang natin. Pwede rin kayo gumamit ng mga pangkulay-kulay. Kahit ano naman gusto nyo guys, bali naman yun sa inyo kung anong gusto nyo kulay. Pero para sa amin kasi, para mas magmukha siyang coffee jelly. Tapos lalagyan na namin ng sugar. Yun. So, depende rin kung gaano karaming sugar na gusto nyo. Kung gusto nyo yung matamis, damihan nyo. Okay na. So, ang gagawin lang natin, pakukulaan natin siya hanggang sa kumulo na siya. And don't forget, habang kumukulo siya, hinahalo na lang siya. Masarap to guys pag mainit para masarap siya pang palamig. So, yan guys, kumulo na siya. Kita ko na. Gawa na tayo ng coffee. Pero ilagay muna natin siya sa lalagyan para hindi siya matuyo dyan. Para siyang Milky Way. Ito. Ito din. Diba? Pag tinignan nyo, parang Milky Way. Yep. Tsaka, bago kayo gumawa, bago kayo kumain, maghugas muna kayo ng kamay para iwas COVID-19. Ilalagay na natin yung jelly sa container. Kunan natin ang container. Huwag natin masyadong punuin. Oo. Ganyan lang. Para hindi masyado malaki yung jelly. Ngayon, gagawa na kami ng coffee. Lagay natin yung evaporada. Gagawin na natin yung milk.
Ayan, guys. Lalagay na yung coffee. Para masarap, lagyan din natin ng coffee. Ayan. Siyempre, coffee jelly, guys. Tapos kung kulang... Ayan, guys. Kakat nyo lang siya for... Siguro, ano, ikaw lang yung size, pero cut nyo lang siya ng small bites. Para hindi mahirap kainin. Ayan. So, kinakat na ni Ate Faye. So, ayan. Ikakat nyo lang yan siya. Ang little square. So, ayan. Tapos lang namin yung iba. So, ayan na siya, guys. So, ito na po yung coffee jelly namin. Ready to eat na siya. Ayan. Sana matry nyo po ang paggawa ng coffee jelly. Thank you for watching! Please like, share, and subscribe! Ubing! Masarap ba, anak? Mmm! Kain mo na! Sarap? Mmm! Ano ko daw ka atin yun? Hmm?